Every day we will put on one building block, and at the end of the day we will build the town that is indeed a model for good and honest government, and a model for peace and prosperity. Ang bayan ng Santa Barbara, Pangasinan ay matatagpuan sa gitna ng tatlo sa pinakamalaking lungsod na sentro ng komersyo sa Pangasinan, ang Urdaneta, San Carlos at Dagupan. Nananatiling buhay ang agrikultura sa Santa Barbara. Kaya nga, pagpasok pa lamang mula sa MacArthur National Highway ay mapagkakakilanlan na ang bayan sa taglay nitong mga puno ng mangga na mula pa noon ay bumabati na sa mga dumarayo rito. 6 sa bawat 10 pamilya sa Santa Barbara ay umaasa sa yaman ng kabukiran. Kaya't naging mabigat na problema ng mga mamamayan dito ang pagbaha tuwing umuulan at labis na panunuyot ng lupa nitong mga nagdaang taon, dulot ng napabayaan flood control and irrigation canals. Dahil dito, karamihan ng mga mamamayan ay nananatiling hikaw sa buhay, dagdagan pa ng ilang problemang lokal tulad ng kakulangan sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at kawalan ng maayos na mga kalsada at mga tulay. Sinasabing naging dahilan ng lalong paghihirap ng Santa Barbara ang iisang angkan na humawak sa pamunuan nito sa loob ng mahigit 12 taon. Hanggang dumating ang taong 2007 kung kailan sa ikinalugod ng lahat, tumakbo at nahalal sa pamunuan ng Santa Barbara ang kanilang kababayang bagamat malayo na ang narating, ay hindi kailanman nakalimot sa pinanggalingan. Ang retired PNP Deputy Director General na ngayon mas kilala bilang si Mayor Ray Victoray Velasco, ang General Solution. Magbuhat pa noon, alam na ng marami na kadikit na ng tagumpay ang tubong Santa Barbara na si Ray Velasco. Bata pa lamang ay pinatunayan na nito ang taglay na talino at nagtapos na valedictorian sa elementary at high school. Naging scholar ng Mapua Institute of Technology at di naglaon, pumasok sa Philippine Military Academy kung saan naging kaklase nito si Senator Ping Lacson at Senator Gringo Honasan. Ang pagpasok niyang ito sa hukbong sandatahan marahil ang maituturing pinakanaglunsad sa karera ni Ray sa serbisyong pampubliko. Dahil dito, naging bahagi si Ray ng Armed Forces of the Philippines o AFP na lumaban sa grupong Moro National Liberation Front noong 1972 sa Palimbang, Cotabato. Mula dito, nagtuloy-tuloy na ang pagtatagumpay ni Ray bilang premyadong tauhan sa military at di naglaon sa Philippine National Police. Hindi pa man nauupo bilang mayor, hindi na mabilang ang kanyang serbisyong pampubliko at mga nailunsad na proyekto. Labanan ang agos ng paghamon. Ngayong ganap ng mayor ng Santa Barbara si Ray, walang dudang Victoray ang kanyang idinulot sa minamahal niyang bayang bagamat maliit ay di matatawaran ang tayog ng mga pangarap. Masasabing hindi lamang nananatiling mga pangako ang 10-point agenda na kanyang ihinain magbuhat pa noong kanyang kampanya sa pagka-mayor, kung saan bawat puntos ay naglalayong itaguyod ang Santa Barbara bilang model town of progress and peace, hindi lamang sa Pangasinan, kundi sa buong Ilocos Region at sa buong bansa. Ang 10-point agenda ni Mayor Ray Velasco, na siya ring bumubuo ng mga letra ng kanyang pangalan, ay ang mga sumusunod. R. Reform and Governance. E. Education for All. Y. Youth and Sports Development. V. Values Formation and Strengthening. E. Environmental Care and Protection. L. Livelihood and Jobs Creation. A. Agricultural Productivity. S. Social and Health Services. C. Community Partnership. O. Order and Peace.
Ang strategic planning and vision na ito ng mayor ang naging susi ng unti-unting pag-unlad ng munisipalidad na damang-dama ng bawat mamamayang naninirahan dito. Kung susumahin, nahigitan pa ni Mayor Velasco ang kanyang ipinangakong mga target projects nung siya ay nangangampanya. Sa loob lamang ng isang taon ay nagkakahalaga ng 200 million pesos para sa mga proyektong pampubliko ang naisakatupar ng alkalde. At ang mas maganda pang balita para sa bayan ng Santa Barbara, simula pa lamang ito ng laban. We have two primary visions for the town of Santa Barbara. First is to make Santa Barbara the agribusiness center of the North. And second, to make Santa Barbara the gateway to the world. And therefore, we have to improve agricultural productivity. We have to increase or make Santa Barbara the source of food, especially for the three cities around it. No? Well, we have already completed already the first phase of our rehabilitation of the irrigation system that would improve or increase the hectareage covered by irrigation. So this would hopefully double or triple even the production, especially of rice and other high-value crops. In addition to this also, we are embarking on our cattle, hog, and other animal dispersal. We are encouraging our farmers to, as part of the additional income, to take care of large cattle. The gateway to the world, precisely why we are pushing with the international airport in Santa Barbara, especially in Barangay Leut. This has been endorsed by our congressman before, and especially the mayors, or most of the mayors of Pangasinan. Santa Barbara being the center of Pangasinan. What we are trying to do now is to improve the road networks, all leading to the airport. That's why we are asking the governor to help us on the provincial road from Malasique to Santa Barbara via Tebag and via Minien. We will be coordinating with Mayor Perez of Urdaneta to improve that portion of Urdaneta Santa Barbara road, because that would connect the international airport to the highway. The other things that we are trying to negotiate now is also on the matter of IT, on the matter of call centers, considering that Santa Barbara is the center of students coming from Dagupan, coming from Urdaneta, coming from San Carlos, because we have to source it from universities and colleges around Santa Barbara. So all of these are all geared towards the 10-point agenda. Ang hiniling lang namin sa ating mga kababayan, konting tis lang, dahil alam naman nila kailangan ng pera para isolve lahat ito, but gagawin natin lahat ito hanggang sa kaya natin. Sa darating na isa pang muling taon, isang mas matagumpay na Santa Barbara ang makakagisna ng mga naninirahan dito. May matatag na gobyerno at pundasyong moral. May dagdag na mga trabaho dulot ng kaakit-akit na turismo. May maunlad na teknolohiya at higit pang pagsulong ng agrikultura. Sa tulong ni General Solution ng Santa Barbara na si Mayor Ray Velasco, hindi malayong makamit victory na inaasam ng lahat.